Yo, what's up mga kaibigan? Dali na tayo magkwentuhan. So ang next game ng Los Angeles Lakers ay magiging historic dahil ang all-time scoring leader ng NBA history ay 9 points away na lamang sa 40,000 points milestone, kung saan siya nga ang unang player na makakaabot ng milestone na ito. At sobrang impresibo nga nito given na wala sa kahit sinong aktibong player ngayon sa liga ang merong 30,000 total points. Not even KD, not Steph, Harden, Kawhi, Westbrook, kung sino pa man. So it speaks for itself when it comes to consistency, hard work, discipline, and durability. Dahil madami nga magaling, ngunit ang manatiling healthy at dominant at the age of 39 years old, soon to be 40, at sa kanyang 21st NBA season ay isang bagay na ngayon lamang natin nakita. At oo, inaasahan nga na makukuha na ito next game kontra sa Denver Nuggets dahil ang last time na umiscore si LeBron ng less than 10 points ay taong 2007 pa. So that is almost 2 decades ago na nga mga kaibigan. Ganun pa man, magaganap nga ito sa game nila kontra sa defending champions Denver Nuggets. Bukod nga sa winalis sila nito sa West Finals last playoffs, tinalo sila nito noong opening night. At pati na din sa espesyal na araw para sa mga Laker fans, ang gabi kung kailan nilabas ang una sa tatlong statwa ni Kobe Bryant. Hirap nga silang manalo laban sa defending champion sa pangunguna ng reigning finals MVP Nikola Jokic at ang kaduo nito na si Jamal Murray. Kaya naman ang matanong nga tungkol sa posibleng record-breaking night para sa kanya sa kanilang next game, ayon kay LeBron ay magiging espesyal nga daw ito. Ganun pa man, ang main focus pa din umano niya ay ang makuha ang panalo, lalo na't Denver nga daw ang kalaban nila na lagi silang tinatalo lately. Defending champions nga daw ito, so wala nang mas gaganda pang sukatan ng kanilang galing kumpara dito. Kaya naman magiging kabang-abang nga ang matchup na ito para sa mga fans mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay magagawa na ng Lakers sa makuha ang panalo laban sa Denver Nuggets sa historic night na ito? Habang ang Golden State Warriors naman ay na-delayed nga ang flight nila patungo sa Toronto, Canada. Ang supposed to be quick flight nila ay napatagal. Napatambay nga ang kanilang eroplano at hindi nakaalis hanggang 5 a.m. Dumating sila dito ng 6 a.m. at nakaabot sa kanilang mga hotel ng 7:30 a.m. So dahil dyan ay nawala nga para sa Warriors ang supposed to be morning shoot around nila. Bagus nagpahinga na lamang ang mga players, lalo na't second night of back-to-back nga ito. Kadalasan nga ang routine ng mga players ay may 9 a.m. shoot around sila sa game day, then pahinga by lunchtime. Kung 7:30 ang game tulad ng game nila mamaya kontra sa Raptors, as early as 3 p.m. ay nasa arena na sila para sa stretching, quick massage therapy, lifting weights, and other pre-game routines. 2 or 3 hours before the game pa lang nga ay nagsisimula na si Steph na mag-warm up, kung saan ginagawa niya ang kanyang mga dribbling drills at mga trick shots. So tiyak nga na makakaapekto ito sa mga veterans ng Warriors at papabok naman ito sa mga batang players ng Raptors. So ayan nga po mga kaibigan ang katotohanan sa schedule lang isang NBA player. Hindi lang nga yan 48 minutes per game ang trabaho nila. Pag-usbong araw din talaga ito. Ano ba ang masasabi no tungkol dito?